So, what's up mga kamotorista? Nandito na naman tayo sa another vlog, no? Nandito, may panibago tayong ikokontin dito sa ating motor. Kung saan, papalit tayo ng gear oil, no? Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, at kung baguhan sa mga gantulad ng ganito, doon mo tatanggalin at maglalagay ng gear oil, no? So, yan, ready ko na siya para in case. At itong gagamitin natin na gear oil yan sa Yamaha. Inutosan ko yung kapatid ko. So, ito yung nabili niya sa Desmarc. Ang price nito is 100 plus. So, tinignan ko muna siya kung pwede din siya dito sa Honda Click. Pero, ayan, papansin niyo, optimum performance per automatic motorcycle. So, pasok siya. So, ayan, depende naman niya kung anong gagamitin yung brand. Meron kasing iba gumagamit talaga yung sa genuine parts ng Honda. So, ito na lang yung gagamitin ko muna sa akin. No? So, ayan. At sinetup na natin itong ating camera. Setup muna natin siya para mas maganda yung angle at pagkuha nung video sa kanya. So dito, dyan yung ilalagay yung gear oil, yung bagong bili. Tapos yan, gagamit tayo ng tools, yung socket, no? Gagamit tayo ng socket. Saan ang number ng socket is 12. Yan, 12. Okay, mag-alala guys, kasi dun sa drain tsaka dun sa paglalagay nyo ng gear oil is 12 din. Parehas silang dalawang 12, no? So yun, so lang ang gagamitin natin. So dito, ang pag tanggal nito is yan, pansin nyo, counterclockwise. Yan, kitang kita, medyo brown na sya. So, tagal natin din napalitan to, eh. So yan, patuloy muna natin. At pagka napaluwagan nyo na, pwede nyo na yung kamayin. So yan, paluwagan na natin, no? Para mas mabilis yung paglabas nung gear oil. Yan. Medyo mahaba to kaya matagal, eh. At nga pala guys, no, kung mahilig ka sa mga gandong video, huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe para laging kang updated sa ating lalabas sa video, no? So, yun. At lumabas na ang ating gear oil. Yan. Medyo brown-brown na siya, no? Talaga, kawawa na talaga tong motor natin at di na natin nahalagaan to masyado. Pero ngayon, dahil na nagkaka-time na ako sa'yo at nakagawa na tayo ng video, unti-unti nating babalik si dati to. So yan, ito yung gagamitin natin. Yan. At i-drain muna natin siya, eh. Nabulol pa. I-drain muna natin, at pagka na-drain na natin siya, lilinisin mo yung bolt niya, no? Yan. Linisin din natin pag may time, kasi sasalpak natin siya uli. Then yan, nakikita nyo, oops, may tumutulo pa. Siyempre, pupunasan natin yun. Yan, punas. Yan. Then pagkatapos punasan, siyempre, babalik mo sa dati yung bolt nya. Yan. Untight muna, siyempre. Huwag natin didiretso ng ikot, kasi pag nalustrig dyan, mas malaking problema yan. So, untight. Yan, tamang hand-tight muna tayo. Pag medyo masikip na, syempre di na kakayanin ng kamay, gagamitin na uli natin yung socket wrench natin. So yan, dyan natin tatanggalin yung gear oil. So yan, higpitan muna natin siya, kasi nga maglalagay na tayo ng gear oil dun sa taas niya. So kailangan mahigpit para walang tagas, no? Hindi masayang. So dito naman sa part na to, dito mo siya lalagyan, no? Dito ko lalagyan yan. So yan, counterclockwise. Yan, tamang pihit lang muna. Then pag maluwag, pwede natin kamayin. And then pag nakamay natin siya, syempre ikot-ikuti muna natin hanggang sa matanggal natin yung bolt nya. Yan, pwede pa yan. Medyo mas maliit sya kumpara dun sa baba, no? So mas mabilis syang matanggal. So yan, turn on. Dilinisin muna natin tong bolt niya bago natin siya gabit doon. So stay put muna natin siya sa gilid. Tapos punasan natin yung sa taas. Yan, punasan natin para wala siyang dumi. Then ito, gugupitin niya to. Yan, sa taas niya. Pag di matibay yung gunting nyo, pwede namang kutsilyo, ingat-ingat lang syempre. So yon, after nung nakat ko na siya, yan, may butas na siyang kunti, maliit, no? Usually yung iba gumagamit dito ng syringe tapos hose, yun lang iangat lang nila. Tapos kusa nang magdadrop dun yung ano, yung gear oil. Pero ako wala naman akong ganun ngayon. So yun, nirekta ko na. So yung pisil-pisil na muna natin para lumabas yung gear oil niya.
para diretso siya dun sa may butas, no. So dito sa part na to medyo mahirap to kasi yung position mo and then pisil ka pa ng pisil, hindi mo siya nakikita kung nauubos na ba yung laman niya. So yun, tiyagaan mo lang talaga to. Yan, pisil-pisilin mo lang siya, kung gagamay mo lang naman kung may laman pa o wala, tsaka masasanay ka din dyan. Sa una lang talaga mahirap, masasanay ka din. And then yan, siya muna tayo, pisil-pisilin muna natin. And then yan, kabila natin kasi nananakit na yung isang dalili. Yan. And then pagkatapos mong pisil-pisilin yan, syempre lalabas sa butas yung gear oil. Yun, wala na. Pero busin natin, sulitin natin yung bayad natin sa daan din to eh. Ayan o, 100 ml sya, no. Yung iba dito 120 ml, no. Dun sa puti, yung ewan ko, puti yung isa sana, ang gusto ko yun sana, kaso ito yung nabili ng kapatid natin. So yun, no choice tayo kasi nang utos na nga lang tayo, alangan magreklamo pa tayo. So yun, linisin natin tong bolt. And then pagka nalinis na, syempre babalik mo siya dun sa dati. Yan, hand tight muna uli para iwas lost thread. Huwag na natin didiretsong ikot. Yan, ikotin muna natin siya hand tight. Yan, ka-hand tight niya, syempre medyo maigpit na. Kunin mo na yung socket niya. Yan, at mahigpitan. Diba? Basic na basic. Ganun lang ang pagpapalit ng gear oil. Kayang-kaya mo na. Hindi mo na kailangan punta sa kasa. Hindi mo na kailangan magbayad ng labor. Sarili mo na. Diba? Ganun siya ka-basic. Tapos dito, chichikin na natin ulit siya. Kung madami. O yun. Mapatang ayos. White siya. Medyo okay na to. Pwede na uli natin to isabak. Sasabak na naman sa biyahe. Hindi pa tayo nakapag-rides, no? So, yung paplanuin na natin siya. At ulitin ko, huwag natin kakalimutan mag-like, share, and subscribe, no? Para lagi tayong makagawa ng video at laging updated. So, yun lang. Thank you.